Noong unang panahon, sa isang magandang kaharian ng Arendelle, ang hari at reyna ay mayroong dalawang magagandang anak na babae na nagngangalang Elsa at Anna. Masaya silang namumuhay na magkakasama na minimithi ng lahat. Ang mga tahimik na pamumuhay ay hindi nagtagal. Isang araw, natuklasan ni Elsa na meron siyang espesyal na kapangyarihan, ang pagkontrol sa yelo. Ngunit walang ideya si Elsa kung paano makontrol ang kanyang kapangyarihan. Mapanganib ito, tulad na nangyari dati. Nasaktan ni Elsa si Anna nang minsang naglalaro sila. Anna, ayos ka lang? Pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Ama, ina! Anna! Iligtas niyo po si Anna! Huh? Anong nangyari, Elsa? Anong nangyari sa kanya? Kawal! Dalhin niyo ang doktor ng kaharian! Mula noon, ikinahiya ni Elsa ang kanyang kapangyarihan. Lagi niyang inilalayo ang kanyang sarili sa iba. Elsa! Halika, maglaro naman tayo! Sa kabila ng kanyang pagnanais na makipaglaro kasama ang kanyang kapatid, natatakot pa rin si Elsa sa nangyari kay Anna. Ang bagay na pumipigil kay Elsa na gumawa ng kahit anuman. Nang 18 taong gulang si Elsa, isang trahedya ang nangyari sa kaharian. Parehong nawala ang hari at reyna dahil sa isang bagyo sa dagat at dahil doon si Elsa ay naging bagong reyna ng Arendelle. Ngunit natatakot si Elsa na ang kanyang kapangyarihan ay makakaapekto sa buong kaharian at lalo na sa kanyang kapatid. Elsa, saan ka pupunta? Elsa, sandali! Iniwan niya ang lahat at umalis. Samantala, si Anna ay 16 taong gulang, ay mayroong kasintahang nagangalang Hans na isang prinsipe sa katabing kaharian. Hans, anong dapat kong gawin? Wala na si Elsa! Ayos lang, Anna. Kaya lang, marahil malungkot siya sa pagkawala ng inyong magulang. Babalik din siya pagkatapos ng ilang araw. Hindi siya kailanman umalis ng palasyo. Mapanganib doon, hindi ko siya maaaring iwan mag-isa. Manatili ka rito at bantayan ang aming kaharian para sa akin. Hahanapin ko si Elsa at ibabalik siya. Sige, pero dapat kang mag-ingat. Kung may mangyayari, dapat kang bumalik dito agad at hahanap tayo ng ibang paraan. Naintindihan mo? Naintindihan ko. Maraming salamat. Samantala, nagpunta si Elsa sa pinakamataas na rurok ng kaharian. Dito nagtayo siya ng magandang kastilyong gawa sa yelo. Dahil masyadong abala si Elsa sa paglikha ng kastilyo, hindi niya napansin na ang kanyang kapangyarihan ay gumawa ng pinakamalaking bagyo sa kasaysayan na bumalot sa Arendelle sa niyebe. Nagpaalam si Anna kay Hans. Nakahanap siya ng paraan para hanapin si Elsa na maibalik sa palasyo. Alam ni Anna na ang kanyang kapatid ay nasa kastilyo sa pinakamataas na bundok. Naunawaan niya. Si Elsa lamang ang makakagawa ng ganitong napakagandang kastilyo. Sa gitna ng bundok, napagod ang kabayo ni Anna. Sa kabutihang palad, mayroong isang taberna. Pumunta siya dito upang magpahinga sandali. Tuwang-tuwa si Anna nang makita ang isang lalaking nakasakay sa isang karwahe sa niyebe palapit sa kanya. Iyon ay sina Kristoff at Sven na isang usa. Kamusta po? Nagmamadali akong makarating sa rurok, ngunit ang aking kabayo ay napagod. Maari po ba akong tulungan na makarating doon kasama ang iyong karwahe sa niyebe? Babayaran kita. Sa rurok? Ngayon? Sa panahong ito? Baliw ka ba? Masyadong mapanganib. Opo, mahalagang bagay ito. Babayaran kita ng doble. Ay hindi, triple. O sige, dadalhin kita doon. Pagkatapos ay nagpatuloy si Anna sa kanyang paglalakbay para hanapin ang kanyang kapatid. Mabilis na tumakbo ang karwahe sa dilim. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi, ng paghihirap at hamon, nakarating si Anna sa kastilyo ni Elsa. Nakilala nila si Olaf, na taong niyebe na nilikha ni Elsa upang maging isang bantay. Kamusta? Sino ka? Anong kailangan mo? Kamusta? Ako si Anna at ito ang aking kaibigan na sina Kristoff at Sven. Pumunta ako dito upang hanapin ang aking kapatid na si Elsa. Nakatira ba siya sa kastilyong ito? Anna? Ah, ikaw si Anna. Palaging kinikwento ni Master. Master? Tama, ang kastilyong ito ay pagmamayari ni Elsa. Oo, ako ang kapatid niya. Pumunta ako dito upang sunduin siya. Kamusta, Anna? Ako si Olaf, tagabantay ng kastilyong ito. Halika, dadalhin kita sa kanya. Masayang dinala ni Olaf sina Anna at Kristoff sa palasyo upang makita si Elsa.
Tumangtuwa si Anna nang makita ang kanyang kapatid. Elsa! Anna, bakit ka nandito? Kamusta ang kaharian? Pumunta ako dito para sa iyo. Kailangan ka ng Arendelle. Kau? Hindi ako babalik. Wala akong maitutulong para sa kaharian. Lubos itong mapanganib para sa inyong lahat. Hindi magbabago ang isip ko. Kailangan mo nang bumalik doon. Elsa, huwag mong gawin yan. Kailangan ka ng kaharian. Tignan mo, nang umalis ka, lahat na inatakpan ng niebe. Ikaw ang reyna. Kailangan mong alagaan ang iyong kaharian, hindi ba? Para ibalik ang sikat ng araw sa bayan. Naka-apekto kay Elsa ang mga sinabi niya. Nagtataka siyang tumakbo sa bintana upang tingnan ang kanyang kaharian. Ang berdeng Arendelle ay ngayong naging yelong Arendelle. Hindi pwede ito. Bakit? Ang kapangyarihan ko ba ang dahilan kung bakit nabalot ng yelo ang bayan? Hindi ito maaari. Ang kapangyarihan ni Elsa ay nagsimulang mawalan ng kontrol. Lumipad ang mga matatalim na yelo mula sa kanyang mga kamay. Sa kasamaang palad, ang isa sa kanila ay tumama kay Anna. Anna, babalik na tayo. Nasaktan ka. Hindi. Kailangan kong ibalik si Elsa. Babalik ko siya. Samantala, si Hans, pagkatapos ng dalawang araw nang walang balita kay Anna, nagpasya siyang pumunta sa kastilyo ni Elsa para alamin ang nangyari. Gayunpaman, nagdala siya ng napakaraming sundalo nang walang malinaw na dahilan. Ang kanyang layunin ay upang hulihin si Elsa, hindi para hanapin si Anna. Hindi madaling talunin si Elsa. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang lumaban. Elsa, tumigil ka. Nais mo bang sirain ang kahariang ito? Nasa panganib si Anna. Wala ka bang pakialam sa buhay ng iyong kapatid? Nasa panganib si Anna? Paano ito nangyari? Dahil ba sa akin? Naku, hindi. Hindi pwede. Sa oras na iyon, inutusan ni Hans ang isang sundalo na hampasin si Elsa mula sa likuran. Nahimatay si Elsa at dinala pabalik sa palasyo. Prinsipe, ang prinsesa Anna ay nagtamo ng malubhang sugat at siya ay nasa kanyang silid. Sige, ipakita mo sa akin kung nasan siya. Anna, ayos ka lang ba? Hans! Bumalik ka na! Nasaktan ako! Kumuha ka ng doktor! Kailangan kong bumalik upang hanapin si Elsa! Anna, hindi na ito kailangan. Bumalik na si Elsa. Talaga? Salamat sa Diyos. Pakiusap, dalhin mo ako sa kanya. Nasa bilangguan siya. Naghihintay para sa kanyang parusa. At ikaw? Hindi mo na kaya, di ba? Paumanhin, Anna. Ang kaharian na ito ay dapat maging sa akin. At ito ay magiging akin. Hans! Bakit? Ikaw? Ikaw? Lumabas si Hans sa silid nang hindi tinatapos ang pagsasalita ni Anna. Ang pintuan ay nakakandado at naiwang mag-isa ang prinsesa sa silid. Ipinatawag ni Hans ang lahat ng makakatanda sa kaharian. Si Elsa ay isang masamang bruha. Matagal ko nang naiisip ito. Siya ang sanhi ng napakalakas na bagyong ito. Nang makarating ako sa kanyang palasyo sa rurok ng bundok, sinaktan niya ang marami sa aking mga sundalo. Wala itong kapatawaran. Kung hindi tayo aayon sa tama, natatakot akong malalagay sa panganib ang kahariang ito. Imposible! Ang magandang prinsesa Elsa ay isang madilim na bruha? Naku, nakakagulat talaga ito. Kung papayagan natin siyang mabuhay, ang kaharian na ito ay mabilis na masisira. Ang lahat ng mga nakakatanda ay sumang-ayon kay Hans. Kaagad nagbigay siya ng utos na dalhin si Elsa upang ipapatay. Anong nangyari kay Anna? Ang lahat ng ito ay dahil sa akin. Dahil sa kapangyarihang ito. Kung wala ito, mabubuhay ako ng mapayapa kasama ang aking mga minamahal. Biglang bumukas ang pinto. Tumingin si Elsa sa dalawang sundalo na inutusang magdala sa kanya sa lugar parusahan. Prinsesa Elsa, oras na. Sumunod ka sa amin. Ang mga kamay at mukha ni Anna ay unti-unting nababalot ng yelo. Mukhang ganun din ang mangyayari sa kanyang buong katawan. Wala nang oras. Nakakulong siya sa silid at siya ay nagiging desperado. Naghanap si Anna ng paraan upang makalabas sa silid at hanapin ang kanyang kapatid. Gayunpaman, dahil sa nagyayelong bahagi ng kanyang katawan, wala siyang magawa. Huh? Olaf, bakit ka nandito? Nahuli ang aking master. Nagpunta ako dito upang sagipin siya at nakita kita dito. Olaf, pakiusap. Tulungan mo ako. Nasa panganib si Elsa. Kailangan natin siyang iligtas. Ano? Bakit siya nasa panganib? Dahil ba sa masamang prinsipeng iyon? Oo, mahaba itong kwento. Tulungan mo na ako, bilis!
inilabas ni Olaf si Anna mula sa silid. Pagkatapos ay hinanap nila si Elsa. Narinig mo ba ito? Si Prinsesa Elsa ay dinala sa lugar para usahan. Oo nga, narinig ko na siya isang masamang bruha. Ano? Masamang bruha? Naku, hindi siya yun. Hindi maaari. Alam ko kung bakit. Olaf, bilisan mo. Kailangan nating iligtas si Elsa. Bilis! Nagmamadali silang nagpunta sa lugar parusahan. Sa kabutihang palad, nang maabot nila ang lugar parusahan, ang tagapagpatupad ay hawak ang kanyang espada. Olaf, ikaw na bahala sa mga gwardya. Akong bahala sa kanila, Anna. Apat na mga bola ng yelo ang lumitaw at tumama sa mga gwardya. Kinuha ni Anna ang pagkakataong ito at tumakbo papunta kay Elsa. Olaf, Anna, anong ginagawa niyo dito? Ginamit ni Anna ang kanyang buong lakas upang puntahan si Elsa. Nang makarating siya, itinaas ng tagapagpatupad ang kanyang espada. Walang pagdadalawang isip, itinaas ni Anna ang kanyang mga kamay upang harangan ang espada. Anna, wag! Wag mong gawin yan! Biglang isang himalang nangyari sa pinakamahirap na sandali. Tuluyang naging yelo si Anna. Hindi tumama sa kanya ang talim ng espada at ito'y nabali. Huh? Anna! Muli lumabas ang kapangyarihan ni Elsa. Sinira niya ang kandado at tumakbo si Elsa sa kanyang kapatid. Anna, bakit? Isa kang hangal. Bakit ka nagsakripisyo para sa akin? Bakit? Bakit ako laging nagdadala ng mala sa iyo? Aha! Ang luha sa pisngi ni Elsa ay tumulo kay Anna at isang hiwaga ang nangyari. Natanggal ang nagyayelong sumpa kay Anna. Sa oras na iyon, napagtanto ni Elsa na ang init ng pag-ibig ay maaaring magdala ng tag-init at mawala ang sumpa. At ang pag-ibig ay ang pinakamahusay na paraan upang protektahan ang kanyang sariling kapatid. Hindi ang paglayo sa mga tao tulad ng iniisip niya dati. Elsa! Sa wakas, maligayang pagbabalik! Huwag ka nang lalayo sa akin! Oo! Oo, Anna. Magkakasama tayo magpakailanman. Sa wakas, natutunan ni Elsa na kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Itinaas niya ang kanyang kamay na wala ang niyebe at yelo. Ang araw ay lumitaw sa likod ng mga ulap at bumalik ang init ng tag-araw sa kaharian ng Arendelle. Mabuhay ang ating prinsesa! Mabuhay ang ating prinsesa! Prinsesa Elsa, patawarin mo kami sa paniniwala sa mga sinabi ni Hans. Salamat sa pagbalik ng init sa ating kaharian. Hindi na kailangan. Kasalanan ko ito. Salamat sa inyong lahat sa pag-aalaga ng kaharian habang wala ako. Tungkulin at karangalan naming sundin ka, aming reyna. Pagkatapos nito, si Prinsipe Hans ay ipinakulong habang buhay. Sina Elsa at Anna ay magkasamang namumuno sa kaharian ng payapa at maunlad magpakailanman.